talentadong Pinoy noong ng TV5, I think it was like way back 2009. At syempre, alam natin, sumali rin siya sa Pilipinas Got Talent, o, di ba? May show rin po siya kung kailan at papaano natin kakaririn ang kanyang show. Alamin na natin, palakpakan naman po dyan. Para sa Philippine Ambassador of Puppetry, si Sir Wanlu Lunaya. Good morning, Sir Wanlu. All right, good morning, Sir Mon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Okay naman. Ikaw, Wanlu. Nasa mabuti kayong kalagayan at sa ang ganda naman ng background mo, sir. Ayan, yes. Good morning, good morning. Good morning po. Okay naman po. Awa tulong ng Diyos. We're doing fine despite the, well, medyo nagluluwag na yung mga live events. Pero syempre, marami pa rin ang takot kasi alam nyo na, mahirap na. Buti na yung nag-iingat. Mm-hmm. Oo, pero thank you for sharing us your time this early morning. Talaga, para makasama at makakwentuhan namin. Yes, early riser ka ba talaga, sir? O ikaw ba yung puyaters? Puyaters ako eh, Laila. Tsaka ano, magkaroon akong dalawang events kanina, no, kahapon pala. Oh, kaya, wala medyo, ka pantulog. Well, hindi naman. Nakatulog naman ako ng mga ilang oras din. At Actually, Mon and Laila, ano ako, excited ako eh. Kaya hindi mo katulog masyado. Excited ako maging guest dito sa show. Yan! Galing talaga si Juan. Element. O sige sir, pag-usapan na natin yan. Meron tayong trivia. Parang nabasa ko itong article na ito somewhere na nung nanalo ka pala sa ano sa talentadong Pinoy, bago ka palang as ventriloquist noon, tama ba? Ay, oo, tama yan. At proud ako dyan kasi alam mo, siguro palusot ko sa sarili ko, Wanlu, suhali ka. Ayaw kasi nung wife ko eh. Sabi nila, professional performer na kasi ako noon. Pero bagong ventriloquist pa lang ako, I started as a magician kasi. So sabi ko sa sarili ko, kung matatalo ko, kung hindi ako mananalo, pwede ko sabihin, kasi nag-uumpisa pa lang naman ako, less than a year pa lang ako nag-ventriloquism eh. Kung manalo, swerte. Nanalo nga. Kaya swerte na lang talaga siguro. Kasi during that time, tatlong ventriloquist yung nauna sa talentadong Pinoy. At lahat sila na ano na nabas ng mga judges, unfortunately. Sabi ko, teka muna, baka akala ng mga tao, ganyan ang ventriloquism. Baka subukan ko nga. At sinubukan ko naman. Ayun, sabi nga nila, the rest is history, pinalad ng konti. Sir, kukorek ko, parang hindi lang basta swerte yun, kundi nandun pa rin yung galing, no? Kasi ang linis, ang galing ng pag-handle mo dun sa pag-ventriloquist mo nga, no? Pero paano mo lang nakita na kaya pala, no? Itong pag-ventriloquist. Kasi you are a magician, it's very different, ha? Mag-magic at mag-ventriloquist at the same time, di ba? Yeah. How challenging it is at saka at the same time. Paano mo nakita na kaya ko pala mag-ventriloquist nang hindi tumagalaw ang bibig, di ba? Hero na natin, no? Try natin, ha? At ikaw, hindi nakabukay. Hindi nga nakasmile. Parang nakasmile ka lang. Pero as in, parang in-observe kita noon, di ba, with your puppet na si Nicolo. Ang galing, galing. Sobra. Actually, parang mas magagaling pa kayo sa akin. Kayo talaga hindi gumagalaw eh. Ay, ako, naghahang lang yung internet namin, sir. Naghahang yung internet. Naghahang yung internet. Kasi underbite eh. Kayo overbite ang tao. Ay, ganun pala. Omega. Yung overbite na katulad yung dalawa ni Laila, Sir Mon. Ano? Mas madali para maging ventriloquist kasi mas hindi gagalaw yung bibig. Gumiti ka lang eh, di ba? Yung upper teeth mo ang lalabas. O pwede na. Ako underbite, kaya medyo nahihirapan ako. Pero sabi nga nung aking mentor, no, si Oni Carcamo. Galing din siya. Mahal ko rin yan, sir. Oo, kaibigan ko yan at kumpare. Sabi nga niya, hindi man ganun ka ganda yung tinatawag nga na underbite, yung passion ko naman daw, sabi niya sa akin, yun ang nakatulong sa akin. Kasi nga, sabi nga ni Mon kanina, I started as a magician. And nung dumadami na yung magician, sabi ko, nako, mag-isip-isip na tayo ng konting gimmick para sa party. At yun nga, nisip ko ventriloquism. It was very difficult, pero
alam mo, pag pinilit mo talaga pala, no, eh, pwede na rin. Kaya, ayun, na-chambahan din yung talentado, talentadong Pinoy. And, yung sa parties din, it was, ano, it was very well accepted na, ang level to ng ventriloquism. Dati kasi, may puppet ka lang nadala, ganyan-ganyan, kung ano nung pinag-uusapan niya, yun na yun, eh. Modesty aside, we took it to the next level. Pinakita namin yung iba-ibang pwedeng gawin ng isang ventriloquist sa isang palabas. Mm-hmm. So sir, yung pagiging champion sa talentadong Pinoy, did it open the doors for you? O bago ka pa man maging grand champion, nagbubukas na yung pintuan para sa mga invites, sa mga shows? Ang nangyari kasi dyan, dahil nga magician ako, so I performed for 45 minutes sa mga kiddie events. Ginagawa ko yung ventriloquism as a practice sa actual events, sa actual party. Kasi, diba, clients won't mind na maglagay ka ng ano eh. Hindi ka man ganun kagaling, eh bonus lang naman yun eh. Yes, add-on. So, add-on lang naman, ba't naman naangal? Pero napapractice ko na. So pagdating ng talentadong Pinoy, okay na ako, medyo okay na. Yung talentadong Pinoy, it opened a lot of doors for me and not just for me but for ventriloquism in general. Kasi alam niyo nung panahon ng talentadong Pinoy pagsali namin, yung mga tao nga sabi, ang daya naman yan. Eh, may puppet lang yan. Sigurado meron lang may mic dun sa backstage at nagkasalita. So, TV5. Parang mas mahimok yun, sir, ha? Nakapag ka may mic sa likod tapos ikaw nagagalaw ng bibig. Di ba? Mahirap lalo yun. Pero akala nga, daya. Hindi daw talent. So, TV5, talentadong Pinoy specifically, had to explain. Ay, hindi po talento po yan. Ang tawag po dyan ay ventriloquism. Sabi ng iba, ano daw? Ventriculism. So, buti nga hindi naging Ventolin panghika. Oo nga, no? pang nebulize. Pero alam mo, yung talentadong Pinoy actually added a new lingo, a new word sa ating vocabulario, yung ventriloquism. O kaya sa Tagalog, tapon tinig, pagtatapon tinig. Ayan. Wow, yeah. Sir, tapon tinig. Nasaan na po ang narating ni Wanlu at saka ni Nicolo ngayon at ang mga puppets pa ni Sir Wanlu? Saan na po inabot yan, yung inyong talento para po mas malaman po ng mga kababayan natin at mas ma-inspire pa sila, di ba? What keeps you busy right now para din po alam din namin? Please, sir. Well, malayo na narating namin kasi dati sa Barangay San Isidro kami. Nakarating na kami ng Barangay San Luis dito sa Antipolo City. Kaya dalawang barangay na narating ko, sir. Biro lang po. Actually po, because of ventriloquism and puppetry in general, kaya nga ang intro nyo sa akin kanina, the Philippine Ambassador of Puppetry. And this title was given to me by my publicist, si Nestor Quartero, Sir Nestor. Sabi niya, dahil daw ito sa pagre-represent ko ng Pilipinas sa iba-ibang puppetry festivals all over Southeast Asia and Japan. Proud na proud ako dyan. Hindi man tayo, alam mo, sabi nga nila, alam mo, Mon, ang Pilipinas kasi wala tayong sariling puppetry art. Sa Southeast Asia, tayo lang ang bansa na walang sariling puppetry art aside from Brunei. Sabi ko, ang wala man tayong sariling puppetry art, yung katutubong Pinoy, ano, ang may pagmamalaki ko every time I represent a country, yung ating talentadong Pinoy, yung ating talento na kahit anong gawin nila, ibang bansa, kahit anong puppetry form ang gawin nila, in a matter of minutes, maybe a couple of days kung talagang mahirap, ano, kaya na nating gawin at even better, modesty aside, no? Nag-i-improve pa tayo. Sabi ko, ganun ang Pilipino. Pakitaan nyo kami, bigyan nyo kami ng konting panahon, gagayain namin. Baka mas maganda pa, pero hindi naman all the time. Pa. O mas magaling pa eh. Kaya ang pinapakita po namin sa inyo, despite the fact that we don't have our own puppetry art, yung pong aming talent as Pinoys, nako, matutuwa kayo. Every time I represent the country, I tell them na ang dala ko po ay ang talentado Pinoy. World class talent, yes, ng Pinoy. Medyo nakaka-bother po yung binanggit mo na yun, sir. I mean, wala bang parang group po kayo na at least magsusulong po sana kahit papaano din na ayan, to highlight and to acknowledge yung ganitong klaseng puppetry art.
Well, sa Pilipinas, Mon, marami tayong grupo ng mga puppeteer, ano? Andiyan nga yung samahan ng mga puppeteer ng Pilipinas, yung Puppeteers Club International Philippines, at ang ating national artist na si Amelia La Peña Bonifacio, no? Ay tinaguri ang Mother of Philippine Puppetry. Yung ating ropets andyan din, at saka yung ating teatrong mulat ng Pilipinas. Marami tayong grupo, at yung grupo ko naman, I'm the past president, the immediate past president, yung International Ventriloquist Society Philippines, IVS.ph. Ito naman ay nakatutok sa ventriloquism. So iba-ibang uri ng puppetry ito. Pero ganun pa man, marami mang grupo, the fact remains na ang Pilipinas ay talagang walang sariling katutubong puppetry art. Sa history natin, if you trace back, ang pinakamalayo natin mapupuntahan, Mon, Laila, eh si Rizal, Jose Rizal, Dr. Jose Rizal, na nagkarilyo, shadow puppetry, na ito malamang ay natutunan niya. Pwede na. Either in Malaysia, Indonesia, or in Germany. Yan, correct, man. Correct. Oh, at least kayo na po nagsimula, di ba? I mean, kayo na yung nagtatatag din kahit pa paano ng puppetry art na yan. Sabihin man natin na hindi sa atin pinaka nagsimula, na-improve naman at sobrang napaganda naman, at talagang sabi nga ni partner, pang world class ang datingan ng inyong art, no? Ng puppetry art na yan. Sabi nga, kaibigan ko na si Brad Pitt, third world class. Third world class. Bakit? Well, mahirap naman yung laging sinasabi, world class eh. Mabuti na yung hindi masyadong mataas yung expectation. Third world class lang daw, sabi ni Brad Pitt. Brad Pitt po ito ha, hindi si Brad Pitt ng Hollywood ha, si Brad Pitt. Okay, amen, si Indian, yan, magaling na writer, komedyante, yan, si Brad Pitt. Pero, sir, question, kasi diba, we have a lot of associations, pero meron ba tayong, for example, yung mga kabataan na gustong matuto ng ganito, where do they go? Do you support them? Do you help them? Sa paano pong paraan? Kasi kailangan natin new blood, di ba? Aminin natin yan, hindi yes. naman tayo mga young forever. Kailangan pinapasa natin yung talent na yan. Sining na rin natin ito eh, di ba? We can also call this our own, though wala tayong Pinoy version. Pero ipinapasa natin yung talento. Paano yun, sir, yung process na ganun? Well, ang grupo namin, yung International Ventriloquist Society Philippines, IVS.ph, marami kaming batang ventriloquist, as in bata, ah. How old is the youngest? Well, the youngest I believe is 11 or 12. Wow. Pero nag-umpisa kami before the pandemic, so ngayon 14 and 15 na sila, malalaki na, magagaling na mag-ventriloquism, at very proud kami na sa amin sila naluto, no? O kung hindi man lutong-luto na, iniluluto. Oo, at saka, ngayon ngang parating na November, meron kaming, yung grupo namin will have a show at the Cultural Center of the Philippines. Three-day ventriloquism festival ito. At sinusuportahan din kami ng NCCA, National Commission for Culture and Arts. Kaya, and the arts. Kaya proud na proud kami, at tama ka eh. Sabi ko nga sa grupo, Mon and Laila, no? Gawa tayo ng group projects dahil, well, sooner or later, mawawala rin tayo eh. So for posterity, etong mga paakyat pa lang ng mga ventriloquists, makita nila yung ginagawa natin. Let's set an example, sabi ko nga sa kanila. Para itong mga mga bata, uy, matuwa at lalong ganahan dahil sa example na pinapakita natin sa kanila. And yun nga exactly yung ginagawa namin. We show them na ventriloquism can be very helpful, pwedeng talent mo sa school, at pwedeng livelihood. Kami nga, pinagkakitaan namin to. Ibig sabihin lang, kakitaan as a performer, at dahil nga itong pandemya, natuto akong kumanta, Laila, at saka Lumon. Eh. Wow! Sample dyan. Question, medyo ikakat kita dyan. Natuto kang kumanta sa ventriloquism, as in hindi gumagalaw labi mo? Oo, binabawi ko na, hindi ako natutong kumanta, yung puppet ang natutong kumanta. Kasi hindi ko lang kumakanta. Dahil nga pandemya, wala kaming, kasi bawal nga mag-live events ba. So nag-stream kami, si Nicolo yung kumakanta. Aba, dalawang taon na pala kaming kumakanta. Alam mo ang maganda, after, ngayon medyo maluwag na ang restrictions, ano?
pinasok na namin itong busking. Alam mo, busking. Oh, yes, yes. Yes, yes, so nagbabusking. Or street, no? Or uy, sa Baguio, ha, marami. Yes. Yes. Yung buskers. Sa Session so, Road, madami dyan. Session Road, ang dami dyan. Gusto kong umakyat dyan. Ang nangyayari ngayon, dahil nga natuto kami sa streaming namin for 2 years, aba, naglakas loob ako ngayon kumanta in front of a live audience. Ay, hindi ako yung puppet. Eh, yun nga, busking sa mall, sa mga bazaars, sa park. Aba, sabi ng mga tao, uy, paano yun? Eh, sabi nila, hindi naman sa akin galing. Yun nga, nagsasalita, nagkakwentuhan, mahirap na yung pang kumakanta. Natutuwa naman mo dahil na-appreciate nila. At sabi nga nila, masama man ang nangyari sa pandemya, eh meron din naman mga mabuting nangyari. Marami tayong natutuwa ng lesson. Marami tayong dapat ipagpasalamat pa rin kahit pa paano sa Wanlu. Sir, gusto ko lang din i-commend no, yung ginagawa po ninyo na pag-train or sabihin natin pag-angat po sa mga gawa nga pong hanap buhay. Medyo off po yan sa iba na pag may bago, naku, kompetensyang iisipin niya dyan. Pero dito, narinig natin kay Sir Wanlu, they're uplifting each po ng kanilang mga members na sige, galingan nyo kasi nga kayo yung sunod na generation eh. We are not going to stay here forever, di ba? So, thank you for passing yung galing, yung ideas, yung mga dapat malaman sa mga kabataan. At ang tanong nilang lahat ngayon, nasan ba si Nicolo? Nasan ba si Nicolo? Nasunog ba? Kakahilaan mo lang eh. Ito, good morning ka natin. Sorry, baka naabala namin si Nicolo. Kaya bago kami si Nicolo, alam niyo po, Laila and Mon, I come from a family of puppeteers. No? Yung aking wife ay puppeteer, yung aking mga anak ay puppeteer. Yes. I just found out na ang aking palang biyanang babae, my mother-in-law, is also a puppeteer. At nagpunta kami sa bahay ng biyanang kong babae, nakita ko may puppet siya. Ang ginawa ko, kinuha ko muna dahil alam ko ang guest niyo ako ngayon para ipakita sa inyo. Oh. So, po ang puppet ng biyanang kong babae. Ay! Harap pa. Sa pang Halloween, sir. Pero may buhok mo ba yan? May buhok mo ba? May buhok mo ba? Ito yung biyanang puppet. Tuwang-tuwa ako dahil lang kasi, eh mo, tinahi niya pa yan. Wanlu. May pangalan. Alam mo. Nagtataka lang ako, Mon and Laila, nung nakita ko to, may malaking karayom na nakatusok. Nakatusok. Oo. May masakit ba sa'yo? Eh nagkataon nga, medyo masakit din yung dibdib ko. Sabi ko, bakit kaya? Pero anyway, I'm so happy na nalaman ko na puppeteer din pala yung mother-in-law ko. Alam mo, masaya ako na dumadami ang puppeteer. Good morning! Good morning, Nicolo! Good morning, Ate Laila. Good morning, Kuya Mon. Kanina pa ako dito, kala ko hindi na nakilalaga. Inaapon mo ba yung paa ni Tito Wanlu? Ano po? Inaapin mo yung paa ni Tito Wanlu kanina, kaya nandiyan ka sa baba. Opo, kaya ang hirap na hirap ako dun. Sabi ko, nanonood dito ako nilagay, oh. Hindi, actually, yun ang kwarto ko eh. Yung kwarto niya kasi yung maleta niya nandito sa handcam ko. Ah, okay. At least, kamusta ka pala naman? Sa tabi talaga. Kamusta ka, Nicolo? Okay na nun po ako, Ate Laila, tsaka Kuya Mon. Hindi to ako takot kasi sa COVID. Hindi ka takot sa COVID? Oh. Hindi to. Saan ka takot? Sa anay. Kasi oo naman, tama nga naman. Oo. Oh. Oh. Pero nagtabakuna na ako. Nagpabakuna ka? Mm. Oh, nagpabakuna ka pa. Mm. Yeah, very good. Ang bakuna anong mo? Kasi? Anong bakuna? Sinovac ba? Sinovac? Hindi to. Hindi Sinovac, hindi to. Ano? Solignum. Yan din nga yung inisip ko eh. Oo. At naway hindi ka masiba. Oh. Anti-anay. Anti-anay pa lang kanyang bakuna. Pero Nicolo. Yado. Ayan. Oh, kumusta naman ang pagharap mo dito sa pandemya? Kumusta ka ngayon na talagang patuloy pa rin kayong nagpa-perform no? Ni Tito Wanlu? Okay na nun po, Kuya Mon, kasi alam nyo, pag hindi ako nag-perform, talagang nasa naluod ko kasi alam ko, naraning na nga dati ang atedi, tananing ka, taligayahin, yung gusto namin, nasaya sila eh. Actually, tama ka, no, Nicolo, Mon, and Laila. During the pandemic, nakapag-isip ang event industry ng paraan para may pagpatuloy ang mga kiddie birthday parties. Yun yung tinatawag naming virtual kiddie parties. Yes.
Medyo nauso yun, maraming gumagawa at marami rin naman nag-a-avail ng services. Pero ngayon, we're so happy na nag-unti-unti nang bumabalik ang live events. Face-to-face na. Yeah. Mm-hmm. Ikaw, Nicolo, excited ka na ba na bumalik finally face-to-face? Makita yung mga bata, makipag-usap sa mga kids, sa mga kiddie parties and other events, Nicolo? Opo, Ate Laila, kanina lang po, nasa birthday party kanina ni Cedric, Ate Dirty Cedric. Anong ginawa mo? Nako, narami kaming pinasaya. Marami kaming pinasaya. Ang tanong niya, excited ka ba? Sobrang excited po ako, Ate Laila, kasi alam ko, iba yung tawanan ng mga data na nasa harap mo eh, compared sa virtual. Ay, oo, tama ka, Nicolo. Compared sa virtual, hindi mo nararamdaman yung ilang tawanan, kanilang bigay. Parang nagmumonolog dun eh. Oo, exactly. Pag face-to-face, rinig mo yung tawanan nila at saka ang sarap. You can interact. Yeah, oo, tama. You can interact. Speaking of face-to-face, Laila and Mon, ito, naka-flash na yung aming show na gagawin po sa November 13, Sunday, 7 p.m. sa La Verdad Auditorium sa Apalit, Pampanga. Ito po yung aming show. Available na po ang tickets sa BES House of Chicken sa Apalit, Pampanga. Kasama ko ang aking kapwa, talentadong Pinoy Hall of Famer na si Makata Tawanan. Si Jess Box. At ang Lunaria Marinette Show. Ang Lunaria Marinette Show. Kasama ko dito ang aking may bahay at ang aking mga anak. Marionettes naman ito, Laila and Mon. Ang marionettes ay mga puppet na ang nagpapagalaw ay mga tali. String operated puppets. Ayan. At bigyan ko kayo ng konting history. Kaya namin ginawa itong marionette show. Kasi yung unang-una naming pagtatanghal sa Vietnam, excited na excited pa naman kami ni Nicolo. Pero after 2 minutes na nagpe-perform kami, tahimik na tahimik yung audience. Yung pala may language barrier. Hindi na naman naiintindihan. Kaya 30 minutes yung act namin. If you can imagine, pinapawisan ako ng malamig dahil walang reaction. Yung pala may language barrier. So the next year, after 3 years, every 3 years kasi yung International Marionettes Festival sa Hanoi, dinala ko marionettes. Kasi yung marionettes, lagyan mo lang ng music, kakanta na si Michael Jackson, si Elvis. Yes, yes. Magsasalang strings. So, walang language barrier. Alam mo, minsan sabi nga nila, no, yung necessity is the mother of invention. Ayan, kaya naisip namin, dahil nga, pupunta ka na naman Vietnam, hindi ka na naman maintindihan. So, we learned marionettes. At yun yung nga history nun. Opo. Hindi rin na Ate Laila, hello ako ng hello, hi, etcetera, etcetera ako. English ako ng... yung tala, hindi ako naiintindihan. Well, may nakakaintindi naman sa'yo, pero... Sayang yung English mo, no? Hindi lahat, hindi lahat. Dami mo pa namang baon, na English, Nicolo? Opo, sa daka, hindi na ako nagtataka, Ate Laila. Ako rin hindi ko naiintindihan English na Tito Wanlu eh. Yung pa kaya ito pero... Pero ayan mga kapatid, supportahan natin yung Wanlu and his puppets face to face. Pero Nicolo, ako may tanong ako sa iyo. Paano mo na maintain yung boses mo mula noon hanggang ngayon? Ganyan pa rin yung boses mo, no? Ang linis pa rin, talaga ang ganda. Paano mo inaalagaan yung boses mo na yan? Ay, Kuya Mon, hindi ako iniinom ng nalamig na tubig. Aba? Ah, hindi. Opo. At hindi rin ako iniinom ng mainit na tubig. At higit sa iyo, hindi ako iniinom ng tubig. Tama ka naman, no, diba? Magaling talaga, magaling. Hindi ka pwede uminom. Ang reward kay Nicolo kapag job well done? Actually, gusto ko nga tununta dyan sa TV Tide. Susundon ko ito. Di rin, no? Ate Laila, kuya nun. Di rin, ito mo ba? 2009 na kanina nagkasana hanggang ngayon. Kahit King Kong Duling, walang dinidigay sa akin. Ganyan na itong danit ko. 2009 na ko na ito hanggang ganyan ngayon. Ganyan pa rin. Labalabalang. Ako, Tito Wanlu. Baka marinig si Senator Rappi yan. Hindi, alam mo kasi ang patent ko. Ang patent ko sa isang napakadaling na ventriloquist si Edgar Bergen, yung tatay ni Candice Bergen. Yes. Si Murphy Brown, di ba? Yes, Murphy Brown.
Oo, si Edgar Bergen Nicolo tsaka si Charlie McCarthy yung kaniyang partner. Eh talagang yun lang ang damit eh. Kaya huwag ka nang umangal. Eh, talasot ka to eh. Dili na nananak ang dagong jacket. Pag nagkapera. At least, ano, nilalabhan kesa sa hindi, di ba? Okay na yan. Di ba, Alex? Sponsor ng bagong jacket sa'yo. Bigyan ng jacket tayo. Oo, hahanap tayo ng may pa-jacket ni Nicolo, ha? Actually, binigyan ng talentadong Pinoy last December. Pero, ba't di mo, ayaw mo naman isuot? Wala, may suot. Medyo nalaki to eh. Hinihintay ko to itong lunaki ako. Hindi ka nalalaki. Hindi ka nalalaki. Pero maraming salamat sa inyong dalawa. No? Pero Nicolo, panghuli ko na lang. Kumakanta ka daw. Ay, sinabi mo? O, nabanggit ko lang nagbabasking tayo. Naku, Tito Halo, nakakahiya. Ay, ayoko po, huwag po. Sige na! Pwede na ba yung minus one? Wala tayong minus one. Okay, pa-sample ka. Akapela. Ay, konti lang. O sige, Nicolo, konti daw. Sample, akapela. Sige, tara sa inyo to, Ate Laila, tsaka Kuya Mon. At saka sila sa mga nakikinig na nanonood ng bagong gawi. Ay, ano to, tara sa lahat ng nakikinig at nanonood. Tara sa inyo to. Sige, kanta. Paano mo tatatahimikin ang isang bunsong iyakin? Buhunihan ni inay ng lalarin-larin. Paano mo tatatahanin ang tagtatanto ni neneng? Kasalanat ka't may awit na kakantahin. Salanat, salanat musika. Lahat ng panahon na aasahan ka. Salamat, salamat musika. Itong munting mundo ay nakakasigla. Salamat musika. Ayan, naku, pagkasensyahan niyo na po. Ang galing naman. Salamat. Ang galing. Nakakatuwa. Nicolo. Papadala kita sa video dyan. Huwag ka mag-alala, ha? Yan ang reward from Tita Laila. Laila, damihan mo sa ligno na. Oo, isang box. Isang box galing Japan. Huwag ka mag-alala, Nicolo, ha? Papahid sa mukha, lahat na. Tsaka barbits. Pero, Sir Wanlu, maraming salamat. Baka, please, invite ulit natin silang lahat dito sa ating event at grabe, hanga ako sa ano mo, sa boses mo. Ang galing, galing lang. Ang galing ng pag-maintain mo. Salute, ayun, idol. Pati tema ni Nicolo gumagalaw mo. Ay, tara siya. Ay, hindi kasi Ate Laila din ito to. Ang history kasi niyan, Laila and Mon, etong, di ba si Pinocchio pag nagsisinungaling humahabay? Humahabay. siya yung Pinocchio. Pag nagsisinungaling siya, gumagalaw yung tenga. Oto. Eh, ayaw ko nagsinungaling, nasakit din tagalayin yung tenga eh. O sige, bigyan mo example. Gato po si Tito Wanlu. Yeah! Okay na, Nicolo. Baka kung ano pa sabihin mo tungkol sa amin. Papaliwanag ko lang pag nagsisinungaling ka, gumagalaw tenga. Eh, hindi naman yeah. Kasi sinabi mo ha. Lina! Oh, hirap na lang mag-cute. Ang cute, ang cute. Para po sa mga nakikinig dyan sa radyo, nako, sana po makita nyo po ito on Facebook Live. No? Balikan nyo yung ating episode para po at least makita nyo kung gaano nakakaaliw itong si Nicolo at saka si Tito Wanlu sa kanilang talent na ipinapamalas po sa atin ngayong umaga. Pero Tito Wanlu and Nicolo, please, invite ulit. Nako, dapat dumugin na yung event yes. Ninyo. This events. Coming on the set dates. Please, sir. Alright, mga kababayan, please join us on November 13, Sunday, 7 p.m. Ito po'y gaganapin sa La Verdad Auditorium sa Apalit, Pampanga. Tinatawagan po namin yung mga kababayan natin dyan sa Pampanga, Bulacan, Tarlac, Nueva Ecija. Sana po ay puntahan nyo kami. La Verdad Auditorium, ito po ay Wanlu and his puppets. Face to face, makakasama ko po si makatatawanan ng aking co-Hall of Famers at talentadong Pinoy, si Jess Box at ang aking pong pamilya, The Lunaria Marionette Show. At syempre po, andun ako, kakantahan ko kayo. It's going to be an evening of music, puppetry, magic, and
humor. Opo, humor. Ano yung humor? Katatawanan. Uwe. Ito kayong umiasang corny to eh. Nicolo naman eh. Sino mas nakakatawa sa inyong dalawa? Si Tito Wanlu o ikaw? Ay, nako Tito, Tito Laila. Kung wala ako, walang Wanlu. Aba, kung wala ako, hindi ka magsasalita. Kung wala ako, nagsasalita ka nag-isa. Dadaling ka sa mental, ha? Ito. Oo nga naman. Kung wala ako, wala kang buhay. Ha? Oh. Kung wala ako, wala kang buhay. Kung wala ako, wala kang hanap buhay. Oo nga. Panalo ka na. Sapol yan, ha? Sa mga... Magaling, magaling itong si Wanlu. Sa mga manonood. Oh, thank you so much, Wanlu and Nicolo, for gracing the show. Okay. Yan dapat magpasalamat, Laila and Mon. Thank you very much for having us. At again, it's so nice to see you again. And kahit virtual pa lang, sana makita-kita tayo. Face-to-face na. Face na, oo. Opo, Tita Laila, tag nakita tayo, ha? Ta-picture. Ano? Yan na, picture-picture. Yes. Ako magpapicture talaga kami sa iyo, Nicolo, kasi sobrang idol ka. Ang galing-galing. Pero maraming salamat. Sana mga kapatid, hindi lang po sa darating na event ni na Tito Wanlu sa kanila Nicolo niyo suportahan. You can invite them in any activities po, in any events of your life. Ngayong Pasko, saktong-sakto, i-book niyo na. Magpa-book na po kayo, no? Paano ba kayo makokontakt? Through Facebook lang po. I have a Facebook page, Wanlu and His Puppets. On YouTube naman, the same, Wanlu and His Puppets. At mayroon na po kaming contact details doon. At ang nasasabi ko lang po, pag nanood kayo ng show namin, nag-e-enjoy kayo. Yay! Ay, bakit gumano niyo kayo? Sabi ko na eh. Ay, natutuwa to kayo, sulit to, idadayad niyo. Yay! Nicolo, ha? Gumagalaw yung tenga. Nagsisinungaling pala. Pero maraming salamat po, Tito Wanlu, Nicolo, and the rest of the puppets, no? Yes. Yung kaibyanan, and the whole family. Papadala ko ba sa'yo, Sir Mon? Papasabihin ko, padala ko, papalitan ko yung pangalan. Okay na, okay na ako. Okay Nicolo, na. Friend po yan. Friend mo yung puppet na yan. Friend mo. Ay, sa ano po yun ni Tito Wanlu, sa mother-in-law eh. Pero, hello. Baka nakikitusok ka rin dyan. Makaganti ng konti. Pinatakot ko siya, sadi ko. Thank you so much. Good morning! Good morning, bye! 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 Thank you.